Ano nangyari? Gaway kami ng papa. Bakit? Dahil sa lintik na microchip na yan. Mainit na daw sa kanya ang presidente. At may posibilidad, pwedeng isara tong Neptune kapag hindi agad nakita ang microchip. Alessandro. Ano yan? Nararamdaman ko kasi na hindi na tayo stable dito sa Neptune. Isa pa, lumalaki na yung anak natin. Kaya naisip ko na magre-resign na ako para makatutok ako kay Franco. Hindi ko na rin gusto mga nangyayari dito. Hindi pwede. Kailangan ka ng Neptune. Ang kailangan ko, lagi ka nasa tabi ko. Ang gusto ko, alam ko lahat ng kilos mo. Hindi pwede. Ting-ting mo dyan, ha? Eh, yung telepono po natin na sira kasi kanina, inayos ko. Baka lalong masira yan. Eh, hindi naman. Oh. Thanks, ha? Sana nga. Ay, Giuseppe. Ikaw talaga. Giuseppe. Okay na. Okay na. Ito na. This is it. Okay na to. Alam mo yun, gusto ko yung mga real-life action. Yan. Pero ang gagawin lang natin ngayon, mag-antay. Kasi kukonek sa cellphone mo, lahat ng tatawag mula dito sa bahay. Okay? Okay. Okay. Handa na kami dito. Copy. Everything's in place. Hinihintay lang namin tawag niya. Hello, Giancarlo. Nandito ako. Ano, handa ka na makapagkita? Oo. Saan tayo magkikita? Sandali. Okay, na-trace tayo. Fabio, na-trace tayo. Hello? 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 Ano nangyari? Naputol ang linya. Ang mga baka nalalaman na nila na tinatrap natin sila. Kailangan labanan natin yung tracking system nila eh. Tama lang yung oras ng pag-uusap nila. Kailangan lang natin maghintay para malaman natin ang specific location ni Palos sa Quiapo. All we need is 15 seconds. Sandali! Kinakaranta niyo ako eh. Kaya natin labanan yan. Ano nangyari? Sige. Maraming salamat. Ano nangyari? Alam niyo yung tinitrace natin siya. Naroon niya yung trace. Magaling din yung tumutulong kay Fabio. Sa tingin mo, nahanap nila tayo? Nagtataka nga ako bakit biglang pumasok yung locator nila eh. Ibig sabihin, hindi mo na talaga mapapagkatiwalaan yung Giancarlo na yan. Mahirap yan, Fabio. Baka lalo ka lang mapahama. Hindi pa rin ako titigil. Ano? Siya lang ang tanging pag-asa ko para makapasok sa Neptune. Makukumbinsi ko rin siya. E paano kung maunahan niya pa tayo matuntun bago mo siya makumbinsi? Carmela, anong balak mo? Na-intercept ang locator natin. Gumawa sila ng sariling technology para mailigaw ang locator natin. Pero malamang na sa Quiapo area lang location, di ba?
Ngayon hindi na natin alam kung talagang nasa Quiapo ang location. Ibig sabihin, pwedeng nung una pa lang niloloko na nila tayo? May tumutulong kay Fabio. Sigurado ako na hindi niya alam ang ganito kakomplikado na system. May posibilidad din na hindi nila alam at tinatrack natin sila. Pero malamang nasa Quiapo area lang yung mga yun. Para pa inaantay niyo. Mula sa mga bantay natin ang nakakita kay Fabio. Lahat na ng agents, pinapunta ko na sa Quiapo para magsubaybay. Enzo, naalala mo ba? May bahay tayong pinuntahan sa Quiapo. Ang sabi ng reports, nakita daw si Palos doon. Yung Mario and Luigi Electrical Shop. Oo nga. Unahin na natin yan. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Andito lang ako kami para i-follow up yung kaso ni Palos. Ninigurado lang kami na wala kami nakalimutan. Ganun ba? May nakapagbigay impormasyon lang po kasi sa amin na nakita niyo raw po si Palos dito dati. That's nothing but a false alarm. Ilan mo kayo nakatira dito? Dalawa lang kami, tsaka yung pamangkin niya. Nasaan yung pamangkin niyo? Nasa labas siya dahil layas yun eh. Kami, nagre-repair kami ng mga sira-sirang appliances. Kumusta? Negative. Puro kwarto lang nila at bodega. Sige, magsimula lang tayo maghanap sa ibang lugar. May iba akong nararamdaman. Malakas kutob ko eh. Anong problema? Papa, tulungan niyo. Kailangan pigilan niyo sila. Sino sila? Nalaman ko na anak ni Fabio, si Giancarlo kay Grazella. Ngayon si Alessandro, gusto niya magpatayan ng mag-ama. Ano? Bakit niya gagawin yun? Papa, gusto ko na pong iwan si Alessandro. Kaso binabantaan niya ako na ilalayo niya sa akin ang anak ko. Nagpalaki ako ng isang malaking ahas. Papa, kayo lang po ang kilala kong makakatulong sa akin. Pigilan niyo si Alessandro bago magpatayan ng mag-ama. Nagpunta na ba kayo ng Quiapo? Hinalugog na po namin ang buong Quiapo, pero negative po ang lahat. Nasa lisin yung talaga tayo ng counter-tracking device nila, Palos. Magaling talaga yung ginawa nila. Baka wala talaga si Palos sa area malapit sa Quiapo. Maaring lumipat na siya sa ibang lugar. Bakit gagawin ni Alessandro yun? Dahil mahal ni Alessandro si Grazella. Kaya nung siya ni Fabio nagkatuluyan, galit na galit siya. Kaya ngayon, anak mismo ni Fabio ang ginagamit niya para makaganti. Mali pa mga batang yan eh. May kingkim na galit na si Alessandro kay Fabio. Pero hindi ko akalain na hahantong sa ganon. Kaya ganon na lang kung tignan ni Alessandro si Giancarlo. Papa, ano pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ako ang puputulo sa sungay ni Alessandro.
ilang lungga kaya nagtatago yung Palos na yan? Malapit na tayo, naumusan pa tayo. Asa si Giancarlo? Punta ako rito para hindi makipag-away sa'yo. Hindi kita sasaktan. Kailangan ko lang ng tulong mo. Kung gusto kitang paputukan, kaya na pa sumabog ang ulo mo. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Bagong sasakyan? Lala, please, pumasok na kayo. Baka mamabagang kayo. Ano ka ba naman? Sasalubungin lang kita eh. Nasaan ang mga dala mo? Tutulungin kita. Hindi, hindi. Wala akong dala, Lola. Mabuti pa pumasok na kayo. Ano please. Ka? Ikaw ta. Sige na nga. Sunod ka kaagad, ha? Ha? Apo. Ano ba sinasabi ni Carmela na kaya mo pinasok si Giancarlo sa Neptune para magkatagpo sila ni Fabio? Matagal mo na bang alam na mag-ama sila? Huwag kang bastos, kinakausap kita! Papa, parang kapatid na ang turinga namin ni Fabio. Bakit ko namang gagawin yun? Lumapit sa akin si Giancarlo. Dahil gusto niyang bigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Graciela. Maihindihan ko ba yun? Nagkataon mag-ama nga ang dalawa. Pero hindi na nga nangahulugan na walang ginawa masama si Fabio. Hindi kaya may iba kang balak? Kaya mo pinasok si Giancarlo sa Neptune? Pumayag ako na pumasok si Giancarlo sa Neptune para siguraduhin na wala siyang gagawin kahit anong labag sa batas. Ang gusto ko lang na gawin niya, ikaw ano ang tama? Bakit ako napapasama? Gusto ko lang makatulong, Papa. Bakit hindi mo sinabi na mag-ama pala silang dalawa? Bago mamatay si Graciela, pinangako ko walang makakaalam kung sino ang totoong ama ni Giancarlo. Sinunod ko lang kagustuhan ni Graciela. Mali ba ang ginawa ko, Papa? Siguraduhin mo lang, Alessandro, na tama ang sinasabi ni Carmela. Dahil pag nagkataon, hindi kita palalampasin.
pinaglalagay niyong kandado. Eh, day pa natin munting lupa sa dami ng mga kandadong pinaglalagay niyo eh. Anong OA? Di ba't ang dami ng mga taong naghahanap dito kay Fabio? Iba na yung sigurado. Kailangan mo, sarado lahat. Safe tayo, kailangan niya. Eh, paano ko isang araw ay matsambahan tayo sa mga naghahanap kay Fabio? Tama. Dito tayo, tol. Dedo. Kulay pa tayo na nga ako, papatayin pa. Dedo talaga tayo niyan. Eh, sa dami ng kinabit niyong kandado, paano pag nagkasunog dito? Sunog na tayong lahat, di niyo pa nabubuksan yung pinto na yan. Oo nga, no. Delikado pala yan. No, ba't din lang natin palisin si Fabio? Ano ba naman kayo, Manong? Eh, kayo itong nagsasalita kay Fabio na ang bahay natin ay bahay niya rin, tapos ngayon papaalisin natin siya. Ayan. Tama si Nicola. Niligtas niya yung buhay nating dalawa, di ba? Naging kabiga din naman natin, di ba? Pwede naman tayo magbalimpin. Iwan niyo muna kami. Gusto ko makausap yung asawa ko. Para siraan ako sa harap ng papa. Hindi kita sinisiraan. Sasabi ko lang yung totoo. Tingnan natin. Tingnan natin kung kaya na pa ako kayo doon. Alessandro! Giancarlo. Hawak ko na si Palos. Eh, iba ba nakakaalam na hawak mo na si Palos? Wala. Ako lang. Magaling. Makinig ka mabuti. Wala dapat makaalam na hawak mo na si Palos. Sa ngayon, kailangan tayong dalawa lamang. Importante ang malaman natin kung nasaan ang microchip. Nasaan na kasi si Giancarlo? Akala ko ba magkikita tayo dito? Hindi ba kanina nagpaalam na siya? Pupunta siya sa bahay nila para makita nga siya ng lola niya. Eh, kanina pa yun! Alam niyo, tinawagan ko si Giancarlo sa bahay nila kanina at nagpanggap akong ka-opisina niya. Pero wala, hindi pa rin siya dumarating. Nakita mo na? Eh, baka naman may nakilala lang na chick. Hoy, nagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Nag-aalala lang. Eh, yun na yun eh. Mas malupit ang nag-aalala kaysa nagsiselos. Parang may naaamoy ako ng pag-ibig. Humahalimuyak. Di ba, guys? Oh, yes. Amoy na amoy ko rin siya from here. Mabango, mabango. Asan ka na ba? Papuntang Neptune. Malapit na po ako. Dadaling ko siya dyan. Huwag ka na tumuloy dito. Bakit? Kung merong totoong may naniniktik dito sa Neptune, hindi ito ang tamang lugar para dalhin mo si Palos. Maaaring may tumulong sa kanya makatakas. Naiintindihan mo ba? Saan ko po siya dadali? May isang tagong rice mill sa Bulacan. Bibigay ko sa iyo ang address. Okay.
tumawag kay Palos. Pinapunta ko na sila doon sa rice mill sa Bulacan. Kayo na bahala. Anong order, sir? Importanteng malaman nyo kung nasaan ang microchip. At pag nalaman nyo na kung nasaan ang microchip, pwede nyo na silang patayin dalawa.